Tulfo. Alam nyo, yung purpose talaga ng kanyang programa ay maganda. Hindi naman kasi talaga si Sir Rafi Tulfo may kasalanan dito. Kasi yung mga tao naman ang pumupunta dyan sa kanya, hindi niya naman pinipilit. Voluntary silang pumupunta dyan. Tama yan. Sa akin, okay yan. Yung mga public service agencies na yan, mga public servants na yan, sa tingin ko okay lang naman na ipatulfo sila para kalampagin. Wala namang problema doon. Nakikita kasi nila na pag pinatulfo ka, matindi rin yung makukuha mo agad. Swift justice talaga. Kung gusto mo pumunta kay Sir Rafi Tulfo, wala problema. Di ba? Kaya nga nandyan siya para tumulong din eh. Baby boy, ano ba naman yan? Kung kailan naman nasa labas ang tao maririnig ko bigla kang nag-iiyak dyan. Tapos ang makikita ko ganyan ka tila ba nilapakan ng 31 tikbalang, ano ba naman yan? Heto, may gusto lamang akong balikan. From the not so distant past. Ano nga ulit yung sinabi mo sa akin noong una mo ko na content? Bakit niya idadama yung mga tao sa paligid ko? Hindi naman sila issue. Ako lang naman yung masamang tao, sinabi niyo. Ako lang naman yung masamang tao, sinabi niyo. Kung may respeto siya una pa lang, hindi sana niya pinakialaman nang hindi na ikakasal kasi yung morally right, di ba? So pakialam nyo. Music to my ears. Yun lang ang kaya mong sabihin ha, baby boy? Masakit ba? Bakit ka naman panay lingon-lib ayan? But I like that ha, ganyan pala dapat ang style para maiwasan tuluyang tumulo ang luha. Pero naiintindihan kita, kasi wala ka naman pinagsabihan kung gaano ka nasaktan, diba? Siyempre hindi mo inaming may mga nagalit at nanambat sa'yo na sinisisi ka na nade-drag sila dahil sa kagagawan mo. Grabe yun ang init ng ulo sa'yo, no? Tapos siyempre pakitang tao sa picture dahil obligado na kunwari okay lang ang lahat. Huwag kang mag-alala, hindi naman lumaki ulo ko doon. Alam ko na hiyang-hiya kang aminin na sa akin ka talaga nasaktan, diba? Satin-satin lang to. Nakita ko yun pero hindi ko sasabihin. And take note, ikaw na nag-admit na masama ka ha. Pero anong pinagsasabi mong nandami ng pamilya? Kayo lang gumagawa noon. Ano nga ba ginawa at ginagawa mo kina Senator Rafi Tulfo at Fiscal EJ at sa kapamilya nila? Dapat nga magpasalamat pa sa akin si Christina dahil ginigising ko siya sa katotohanan. Na, panay ang pagngawa mo tungkol sa kasal samantalang ikaw wala kang bayag pakasalan man lang kahit matapos mo sanang pinakialaman. Bola lang yan! Pero sige kunwari ganun nga, kunwari totoo sinasabi mo. Ano ngayon ang pakiramdam ha baby boy? Naisip mo na ba pag nandadamay ka ng pamilya? Lakas mo pa magbintang na nandamay ng bata, mahina ka lang talagang umintindi. Tanga talaga. Pero sige palipasin na natin yan. Ano naman ba sinabi mo sa akin this time? Worth it ba yung ginagawa niyong pag-atake sa akin kahit wala naman akong ginagawa sa inyo? Wow, di ba yan? Tanggal angas ha? Hindi ba ako rin ang dahilan na na-outside de Kulamboka ng mga magalong? Anyway, ang unfair mo naman. Bakit pagdating sa akin para ka talagang nilapa ng 31 tikbalang? And please libayan, don't flatter yourself too much. Hindi ako magsasayang ng panahon para maghanap lang ng video muno, ano kasi niswerte. This is insane, dude. Sadyang umaayon lang ang mga planeta at bituin kaya huwag kang mag-ilusyon dahil may mga bagay na by chance lang talaga. Mas walang buha nga mo, ha? Pero bago pa man tayo magpatuloy, may nais muna akong ipakita. Correction, no? Erratum on the part of Sir Erwin Tulfo. Sa tingin ko, nagkamali lang siya sa pagbanggit niya. Siyempre, metikuloso tayo kasi critical thinkers tayo, di ba? Pero patatawarin natin siya doon. Alright? So, patatawarin natin siya dun. Sa tingin ko, slip of the tongue lang yun. Nadulas siya lang dun. Which form parts, no? Form parts. Ay, sorry na sa matuloy. Only ba yan basic na basic phrase din yan sa law field? English teacher ka sabi mo, di ba? Pero para di ka na naman umatungal, narito ang actual na sinabi mo.
Sa tingin ko, ang ginamit kong reference doon ay isang Supreme Court decision which form parts, no? Form which is part and parcel of the law of the land, no? Kasi alam niyo ang isang Supreme Court decision, kapag ito ay promulgated na ng Supreme Court, nagiging parte ito ng batas natin. Pasalamat ka nga, concern ako sa'yo. Nakalimutan mo yatang meticulous at critical thinker kasabi mo, kaya kita nire-remind na hindi magkamali. Mawawala niya ng yabang mo, sige ka. So anyway. Ayun, meticuloso at critical thinker naman pala, animoy perfect. Di mo rin talaga gets, no? Alam ko namang nabasa mo ang naipost ko sa community, liba yan? Alam kong ikaw mismo ang nagbasa kahit anong pagde-deny paggawin mo. Kilala kong kaliskis mo, oy. Kaya nga umaatungal ka dyan, hindi ba? Hindi mo matanggap na kahit ang ipinagmamalaki mong pagsusorry, mas lalong lumutang kung gaano ka kat... Nakita mo na rin ngayon kung gaano kadelikado ang ginawa mo, no? Pero salamat ha, at pinakita mo yung part na nag-sorry ka kamo doon sa commenter mo kung saan nga ay nagdahilan ka pa. Tanga talaga. Sa susunod na magsusorry ka para pagtakpan ng kat... mo. Tiyakin mong hindi ka lalo magmumukhang engot at mangmang sa gagamitin mong palusot para hindi ka lalo mangliit dyan. Mas nakakahiya kaya yun. Nakakahiya kasi. Meticulous at critical thinker ka, diba? Huwag kasi puro yabang at galit, konting aral din. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. So paano, basahin mo na lang paulit-ulit yung post hanggang mamemorya mo. Huwag mo nang ipilit, alam mo sa sarili mong inexcusable yun kahit paanong pagtatakip pagawin mo. Tapang ng apog mong maghamon pa ng lawyer. Wow naman! Wow! Wow! Kita mo nga, napako ka na sa pagsusorry lang. Kahit sino talaga mahihiya, sukat mo ba naman gawing dahilan na hindi ka prosecutor kaya hindi mo alam ang isang bagay na basic na basic? Anyway, ito nga pala, nakalimutan mo na ba kung sino originally ang tinawag mong mga nagsisinungaling? Sa pagkakabasa ko sa sinabi mo ay wala sa mga tao dito ang tinawag mong ganon. May matitira pa kaya sa'yo pag malaman kung sino ang mga pinagkanuno mo dahil sa sobrang pagiging makasarili mo? Ayup ka talaga! I doubt na magagawa mong aminin yun. Oo, liba yan. Alam ko yun. At may kopya akong authenticated. Nakwento at napakita rin sa aking lahat. So paano? Hanggang sa muli. Yan. Well, syempre, no? Hindi naman masama sumali sa trend. Tapos yung yun. Alam niyo naman, for the views, ano, sumasakay tayo sa mga issues. Or no, sinasabi nila, sumasakay ka sa mga issue. Sinasabi nila, nagte-take advantage ka doon. Obviously, totoo, nagte-take advantage din ako sa mga issue na ganyan.